pong eksaktong isang linggo matapos tumama yung malakas na lindol sa Kabisayaan, meron po tayong mga namalita. Bukas na po ulit para sa mga turista ang Tarsier Sanctuary sa Corelia, Bohol. Ngayong nakarecover na daw, nakabawi na daw yung mga Tarsier mula sa epekto ng lindol noong nakaraang Martes. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Cebu. Sa gitna ng trahedya dahil sa lindol sa Bohol, isa sa mga nagbigay ng pag-asa ngayon sa mga Boholanong ay ang kanilang turismo. Tulad na lang sa kilalang-kilala na Tarsier Sanctuary sa bayan ng Corelia. Kahapon, binuksan na muli ito sa publiko. Bagamat nasalanta rin ng lindol, hindi gaano napinsala ang gusali at mga pasilidad ng Corelia Sanctuary. Pero ayon sa caretaker ng mga Tarsier, kinakailangan isa lang Tarsier Sanctuary dito sa Corelia dahil natumaraw ang mga Tarsier. Ang mga Tarsier ang itinuturing na isa sa mga pinakamaliit na primate sa buong mundo. Nocturnal ang kanilang habit, o gising lamang sa gabi. Pero simula noong lumindol nitong October 15, biraw sila mapakali sa umaga sa loob ng dalawang araw. Na-trauma. Ay uban nga wag yung nagpakita, yung uban ang nagpakita nga nagkahadlog, gamay lang kayog sa mga kahoy, murag gusto niyang mulukso. Ngayon, naka-recover na raw ang Tarsier kung kaya binuksan na muli ang sanctuary. Nabutan ng GMA News ang grupo ng may estudyante mula sa Davao City. Iyalentana ang mga aftershocks. Isa ang Corelia Tarsier Sanctuary sa kanilang binisita. Tuol lang ta sa atuang Ginoo o para kita ma-safe. Alan Domingo, nakatutok 24 horas.